Magandang weekend, mga kapatid. I hope you're doing good. At pinangako ko na I would have siguro matatawag yung webinar na rin ito. Because when you talk of real talks, we always deal with several issues na nakakapekto sa atin. So lately, well, my talks would basically be sensitive sa mga nilalapit sa akin na mga kaso. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon, ministry burnout. Okay? So ang ating mga unang mga estudyante sa loob ng room, Kuya Luke, magandang gabi. At itong pogi nating kaibigan, Pastor Dos. Rincy, magandang gabi sa iyo. Okay? So umantabay lang po kayo dyan dahil ang ating pag-uusapan ay may kinalaman sa mga napapagod ng mga ministers. Okay, in particular po, very particular po yung ating topic ngayon. This is ministry burnout. Marami kasing burnout na nararanasan ng tao. Pwede sa trabaho, pwede sa bahay, pwede sa pag-aaral. Pero this time, let's focus more on the ministry. Okay, so that would include mga ministry leaders, ministry workers, kahit sabihin natin ng mga members. Okay, baka nababurnout sila sa church. So, magandang pag-usapan natin. Okay. So before I start, konting mga announcement lang po muna ha. Para tayo po ay magkaroon ng maayos na pagsisimula. Okay? So sa lahat po ng nais na maging maalam sa mga libro ko, ito po ang mga libro ko. Well, kulang po yan. Meron pa po isa dyan, yung Pinoy Big Values. Na sinulat ko kasama si Pastor Ray. So ito po lahat makukuha ninyo at mabibili sa National Bookstore, OMF, PCBS. Ang distributor ko po ay ang OMF Literature. Okay? So ang mangyayari po ay panawagan ko doon po kayo bumili sa kanilang OMF Lit na shop, no? Meron silang PCBS, meron silang Lazada, meron silang Shopee, meron din silang website. So makukuha niyo siya. Palagi ko may libre yatang shipping ngayon pag bumili kayo doon sa ano nila. Kanilang online shop. So yun pong aking libro. And then ito po ang aking YouTube channel. Yung aking pong TikTok ay inaayos ko pa kasi ito ko na mo i-upload yung mga aking mga kaunting mga teachings, mga spiels at mga short na videos. So you can follow me lahat ng aking ginagawa ng mga gala. Diyan ko po usually pinapost sa YouTube channel na yan. And then ito po yung aming event next year. I hope makasama po kayo dito. Ito po'y gagawin sa JCSGOC Dome. Pakilike nyo po yung Lobster Convergence Facebook page. Bakit? Kasi nandun po lahat ng detalye at doon nyo rin makikita yung mga updates about this event. Kung ilang t-shirt na po ang nabili. Kasi meron pong libreng t-shirt sa lahat ng makakabili hanggang October 15. O kaya makasama kayo sa first 500 na registrants. So nandun po lahat ng detalye sa Lobster Convergence Facebook page. At kung kayo po ay may counting resources at matutulungan niyo po ang aming ministry, ito po ang aming GCash 0910-339-5418. Okay? So, ang ating topic ngayon, hindi po ako tumpik-tumpik. Umuulan ho ba sa inyo? Kasi ngayon parang sa labas, parang ambon to, no? Parang talagang umuulan-ulan ngayon. Pero before I start, gusto ko munang malaman ang level ng inyong energy. Energy muna tayo, ha? So, ito. Itatype nyo po. Yan. Itatype nyo po ang numero kung gaano po karami energy ninyo ngayon. Kung 6, ay pagka-full bat pa yan, no? So, hanggang 1, pakitype po. Nang malaman natin kung ready ba kayong makinig dito. Kasi baka mamaya, nasa 0 na po kayo, eh. Okay? So, si Ate Eileen, 4. Si Kyla, 4. So maraming salamat sa inyong dalawa na nakikinig sa akin. Benny, 6. Wow. Yung mga 4, palagay ko galing trabaho itong mga ito. No? Meron pa ko ba? Sige lang po, keep them coming. Veronica, 4. Kasi pag-uusapan natin, burnout eh. Tingnan natin kung recharge pa kayo. Okay? So meron pa ko ba? Si Charlie, sabi niya, good evening po. Ah, from Sorsogon City. Wow. Well, Kuya Charlie, ang aking ina ay mula sa Sorsogon City. Sorsogon, Sorsogon, Makabug.
Okay? So, one of these months or years, baka bumisita kami magkakapatid. Okay. Chan Chan, 5.9. Wow. Mark, 3. Mabababa na yan. Nico, 5. Okay. Yung aking ano, yung aking labidabi. Ati G, anong ano ka? Anong energy level mo? Rebecca, magandang gabi sa'yo. Danica, magandang gabi. Nico, magandang gabi sa'yo. From Balayan, Batangas. Okay, nakikita ko dito sa aking ano, no, sa StreamYard, yung parang signal, ano, parang mababa yung signal ko. So, may possibility mga kapatid na ako'y mag, ano, no, mag-lag. Kasi, lalo na umuulan ngayon, nahihirapan yung signal. Well, dumadaan pa rin yata sa ano, no, sa area yung ating mga signal. Pero ganun pa man, nagpapatuloy tayo. Okay? So, simulan na natin. Well, isa sa mga dahilan kung bakit minabuti ko na mag-discuss about this is mainly because may ganitong kaso ngayon. Well, this is the term, phrase na sikat ngayon na ibig sabihin ay doing the task involved with your assigned role at work, no more, no less. So, quiet quitting. Pag sabing quiet quitting, quitting, parang unti-unti ka nang nawawala ng gana sa pagtatrabaho. Kung dati-dati, di ba, pabibo ka. Kung dati-dati, eh, parang napakasipag mong gawin yung mga bagay kahit hindi pinagagawa sa'yo. Ngayon, parang unti-unti ka nang nawawala ng interest. Well, ito yung sumisikat na termino ngayon. Quiet quitting. Unti-unti, umi-exit ka sa passion na dapat pinapakita mo sa trabaho. Why? Mainly because maraming tao ngayon is really nababurnout. Okay, I have 36 people here now. You can share your thoughts about this. Abang ako nagdi-discuss. I hope I can converse with you in this topic. No? So, well, marami sa atin dumadaan dito. And I would like to, I should say, quote one of the parang virtual mentors ko, si Kenneth Bowa. Isa siyang leadership guru rin. Pero spiritual leadership and spiritual direction, ang isa sa mga expertise niya. Ito sinabi niya, perhaps the greatest threat to applying these truths about process is spirituality, how do we do our spirituality and ating spiritual life, is the busyness that stems from the way we define ourselves in terms of achievements and accomplishments. We live in a future-oriented culture that relates time largely to efficiency and productivity. We are more inclined than ever to use time to accomplish results than to enhance relationships. Well, just to put things in perspective, no? Kasi ang pag-usapan natin dito, sinabi ko, ay ministry burnout. Alam niyo, sa ministry, para siyang isang malaking black hole. Yan ang aking analogy dyan. You know the concept of black hole? Lahat ng mga matter, lahat ng bagay, parang ano, no? Walang makakalampas sa kanya. Talagang sisip-sipin niya. Kaya ang light dyan, honestly, kaya tinawag siyang black hole, kahit ang light, hindi makaka, ano, no, makakatagal dyan. O parang ina-absorb lang siya. Alam nyo, ang ministry parang ganyan. Hindi matatapos ang mga concerns, hindi matatapos yung mga bagay na kailangan natin pagtuunan ng pansin. Kaya kung hindi tayo mag-iingat, ang mangyayari, babaksak ang ating pagkatao. Unti-unti yan, no? Yung iba, unti-unti nawawala yung interest and then hindi na umatin ng church at minsan wala na talaga. Ayaw na talagang mag-church o maglingkod sa Panginoon. Kaya kahit ang mga tulay, di ba nakikita nyo sa mga tulay ito, yung mga weight capacity, maximum 15 tons. Kasi once na lumampas dyan sa 15 tons na yan, yung ating capacity o yung bigat na dinadala ng tulay na yan, babaksak at babaksak yan. So, bantayan natin mga kapatid ha, yung ating mga sarili kasi marami sa atin hindi nababantayan yung ating kapasidad na magbuhat ng mga bagay-bagay. So, how do we define burnout? Basically, ito lang yan. No? Physical or mental collapse caused by overwork or stress. That's the basic definition. So, if you talk about the ministry, that would also include our spiritual health, spiritual well-being. Kaya yung katulad yung analogy dyan, no? Unti-unti ka nauupos. And I should say, hindi madali makarecover from burnout. Kasi hindi yan kapatid biglaan. Unti-unti siya. At ang isang culprit dyan, ang totoo niyan, sa mundo na marami, sinabi ni Professor Kenneth Bowa, no? Na marami tayong kaabalahan. And we measure our success based on our achievements and the way that we do things ng mabilisan.
Kaya nga sabi ng isang psychologist by the name of Carl Rogers, no? Hurry is not of the devil. Hurry is the devil. So pag lagi kayo nagmamadali, dyan kayo nababurn out. Kasi bakit? Ang bilis-bilis nating gumalaw na hindi naman kaya ng ating katawan. So ito, test nyo ha mga kapatid ha. Pwede nyo i-type kung anong madalas nararanasan nyo dito. We call it the hurry sickness. Ito yung sakit na bunga ng pagmamadali. Marami sa mga may hurry sickness, ganito sila. Number one, fast and furious life. Ang bilis-bilis ng buhay. Pagkain ang bilis. Paggagawa ng mga bagay-bagay, lagi mabilis. Bakit? Kasi ang daming gustong gawin at ang daming gagawin. Number two, multitasking mode. Yung mga taong may hurry sickness, hindi lang sila minsan nakokontento isa ginagawa nila o kaya hindi sila nabubuhay ng isa lang ang ginagawa. Kaya madalas yung mga nasa ministry, lalo na mga pastor, shout out sa mga kabaro kong pastor, nagpipreach ka na, bumibisita ka pa sa mga parokyano mo o mga parishioner, nagkaroon ka pang commitment sa asawa mo, ang daming ginagawa. So kaya sabay-sabay, kaya marami sa mga pastor at ministers, mga human time bomb. Okay? So again, isa yan sa future multitasking mode. Pero wag mo natin i-particularize ito ha, sa mga ministers lang. Tingnan nyo sa sarili nyo kung ganito kayo. Number three, sunset fatigue. Sino sa inyo, yung pagkatapos ninyong magtrabaho, parang walang-wala na kayong lakas. Yung tipong, well, wala na akong maibigay na lakas sa aking mga anak para malang malaro sila. We call it the sunset fatigue. Depleted lagi ang energy ninyo. At ang pinaka-epekto niya na ito, you now lack the time and the opportunity to be of service to others. Okay, ito very crucial ito mga kapatid kasi marami sa atin gusto nating tumulong sa iba. Pero wala tayong kakayahan para tulungan sila, especially with regard to our energy. Okay? So, huwag niyong hayaan mga kapatid that you're always in the hurry mode, that you're a victim of hurry sickness, na wala na kayong kakayahan na mag-reach out sa iba, panay task na lang, wala nang relationships. Okay? At ito pa, decentered spiritual life. Pag sabing decentered spiritual life, nawawala ka na sa hulog. Si Kristo dapat ang sentro ng buhay mo, kinakain ng maraming concerns yung pagkatao mo, kaya sabi ni Lord, no? Ang buhay ay hindi lamang sa ating mga ginagawa at ating mga possessions. What does it profit a man if he gains the whole world but loses his soul? Mga young pro, taas ang kamay ng mga young pro dyan. Kapag kayo naging biktima ng hurry sickness at dati kayong active sa ministry, pag hindi nyo na-manage ang sarili ninyo, mawawala kayo sa Panginoon. Bakit? Nautuon ang inyong sarili dun sa mga bagay na maglalayo sa inyo sa inyong intimacy sa Panginoon. And we will discuss that later. At ito pa. Well, there's this term in 1970s. There's a psychologist, child psychologist by the name of David L. Kine. Ang kanyang libro, ang pangalan ng libro niya, no? Yung The Hurried Child. Alam nyo, maraming mga bata ngayon, we call it hurried children. Hindi natin sila hinahayaan maging bata. Ang bilis ng ating pagtuturo sa kanila ng mga advanced knowledge. Mapapansin nyo sa K-12, napansin ko to, no? Dati kasi, building blocks eh. Well, panahon ko, no? Ewan ko, may kaedaran ako dito. Diba grade 1, siguro simple mathematics, addition, subtraction. At hindi pa tinuturo yung mga nasa grade 6. Ganun eh. Pero ngayon, parang little of everything, we call it spiraling ano, no? Teaching ngayon. Little of everything, yung dapat kinukuha sa grade 6 noong panahon ko, tinuturo na rin ngayon. No wonder maraming mga bata ngayon, they are mentally advanced, but they are emotionally bankrupt and empty. Kasi minadalik yung pagiging bata nila. Meron din mga hurried ministers. Pag sabing hurried ministers, hindi pa handa, minadali yung pagtayo sa harap, ano nangyari? Sumabog. Hindi kinaya yung fame. Kunyari, ang galing kumanta. Kaya nga, I'm on the always ano, praying for those people na alam ko, ba, parang alanganin to ah. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, ingatan mo na maglay hands ka ha. Because the servants of the Lord that would do the preaching should first be tested. So pag sabi tested, may training yan mga kapatid. So ilang ito sa mga features, no? Yung sa lipunan natin, ang daming nagmamadali. At you have to understand,
Sa burnout, yan ang pwede mangyari. No? What I'm talking about here, ay hindi ko lang tinuturo sa inyo dahil nakuha na basa ko lang. Because I experienced this firsthand. Sa lahat ng mga staff ko nakikinig ngayon, o si Mrs. nakikinig, alam nila na kapag burnout ka, may bahagi ng pagkatao mo, kahit ayaw mo magalit, madali ka magalit. Okay? That is the angry small boy. Isang Norwegian sculpture yan. At ito pa. Marami sa atin, pag burnout tayo, yung konsepto natin ng ministry, konsepto natin ng ating buhay, nasa shatter. Dati ang ganda-ganda, mayroong mga plano ka pa, pero ngayon parang wala ka ng pag-asa, wala ka na rin lakas para magpatuloy. So, parang ano ka na, yung pagod na na sa buhay. Meron ba sa inyo nangyari yan? Yung pagod na kayo? Yung kahit gusto nyong mag-disciple ng tao, kahit gusto nyong magkaroon ng mga activities sa church, wala na, tuyo na ang spiritualidad ninyo, hindi nyo na siya kaya. You're so tired. So sinabi ko po kanina, ang burnout is a process. May tipping point lang po yan. Kaya kung ano man po yung ginagawa ninyo, bantayan ninyo. Kaya, well, when I asked the question sa aking pinost last time, no, yung series of pictures, no, paano nga ba makarecover? There would be two approaches, no? Preventive and reactive. So, I would rather go for the preventive side para din ako dumating sa puntong ganun. Kasi itong dalawa na ito, yung laging galit, and also, yung parang pagod na pagod. Huwag nyo na hayaang hintayin nito kasi isa yan sa, ilan lang yan, dalawa lang yan sa major features pag burnout po kayo. At anong madalas na dahilan? Well, sinabi ko na po kanina, no, we have this hurry sickness. I notice that many people would always go for fast work kasi gusto nila maging efficient. At ang problema ito, underneath this motivation is this. Yan, control and perfectionism. Ano nyo ba tayo na ba-burnout? Gusto natin kontrolin yung mga bagay-bagay. Kaya we want things to always be in order. Underneath this, no, yung lahat ng nangyayari sa ating pag-burnout na experience, eh may mga pagkakataon, gusto nating maging on top of all situations we have in life. Kaya ang ating babantayan, ha, mga kapatid, yung ating attitude na parang hindi dapat nagkakamali, na parang lahat, parang denumero. Kaya ang madalas na ba-burnout, okay, psychopathologically speaking, yung pong may tendency maging obsessive-compulsive. Bakit? Kasi konektado naman eh. You always want to be in control of situation. Pag na sumabog ang isang sitwasyon, mapo-frustrate ka and you keep on striving na makontrol at mabalik sa dating sitwasyon. Kaya napapagod po tayo. So sa lahat po ng mga nagkakaroon ng ganitong attitude, bantayan nyo po kasi baka po dumating kayo sa punto. Sa pagnanais ninyong maging pulido, speak and span, very nice, very neat ang lahat ng bagay, mapagod po kayo. Okay? Tandaan na, hindi lahat ng bagay kaya ninyong kontrolin. Kaya, well, I'm telling this to you as an introduction kasi bakit? If you don't know this, mahirapan kayong i-deal siya. So, kindly check. Kindly look at your, parang life. So, look inwardly. Ako ba, am I being too controlling of things? Meron ba akong tendency maging perfectionist? May sumagot. Piloso po. Pastor, hindi naman ako perfectionist eh. Rightist ako. Masaming rightist. I want to make things right. Well, ganun din yun. At isang primary example na makikita nyo sa Bible na dumaan sa sa burnout, ito, you know this man? Propeta. Si Elijah. You can read the kwento, no? Yung story niya. When he battled with the false prophets of Ahab and Jezebel. 1 Kings chapter 19, 1-14. Okay? So, hindi ko na po babasahin yan, pero you would notice this. Ano ba yung anatomy ng burnout? Mapapansin nyo to. Sa kwento ni Elijah, very obvious, may physical dimension. Pagod na pagod siya. Imagine nyo, no? Nakipag-tunggali ka sa mga siguro hundreds na ano, no? O hindi man hundreds, siguro numerous number of prophets at magsisigaw ka doon o kaya sila ay mayroong mga
ano, 'di ba? Mga emotional na mga pagbato sa iyo ng kung ano na sa akusasyon. And also, maaring pinagandaan, well, wala po sa Biblia to, pero we can assume na talaga naganda si Elijah for this battle. So eventually, napagod siya. And not only that, meron ding emotional mga issues na ranasan siya. May takot and escapism. Gusto niya talagang takasan na after this, ano, no, tong battle na ito, yung encounter. Bakit? Kasi sabi niya, ang dami kong ginawa pero parang hindi effective. At pinagbantaan pa siyang papatayin. That's why nagkaroon din siya ng suicidal thoughts. Lahat na ng propeta ng Panginoon na matay na, ako na lang ang natitira. Well, exaggerated po yun. Meron pa rin naman natitira. Pero yung perspective niya sa buhay, nagbago na. Kaya dumating sa punto, yan sinabi ko kanina, dadating kayo sa punto, magkakaroon kayo ng pa-victim mode. You would become so self-righteous, nakala nyo, si Lord ay talagang may atraso sa inyo. Patay mo na ako, Panginoon. Ayoko na mabuhay dito. So there's this period in your burnout ano no experience that you can blame God sa mga nangyayari sa inyo. Kaya mga kapatid, ang suggestion ko, as I said, let's be preventive about this. Bantayan natin yung ating mga sarili. And also, yung feeling of loneliness and alienation. Yung feeling mo wala kang ibang kasama. Wala ka na makakatulong pang iba. Pero nakakatawa dito. Nakakatawa, no? After niyang dumaan sa ganitong mga pagsubok, emotionally, physically, spiritually, nag-minister sa kanya ang angel of the Lord. Let's read. So 1 Kings chapter 19, 7 and 8. The angel of the Lord came back a second time and touched him and said, "Get up and eat, for the journey is too much for you." So he got up and ate and drank. Strengthened by that food, he traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. Alam nyo, never ever underestimate the power of physical food para makarecover kayo sa burnout. Alam nyo, what I'm telling you right now, okay, is this. Yung burnout ay dapat holistic ang pagtingin natin. Ang lahat ng parte ng ating pagkatao ay dikit-dikit yan. Hindi nyo pwede pag-iwahiwala yan. When I asked the young people during the first years ng ministry ko, anong niligtas sa atin ng Panginoon? Madalas ang sasagot ninyo, niligtas ng Diyos ang ating kaluluwa at spirito. No. Hindi lang po yun ang niligtas ng Diyos. Hindi lang po yun ang i-redeem ng Diyos. Hindi lang yun ang gustong maayos ng Diyos. Ang gustong ng Diyos, lahat ng parte ng pagkatao natin, maayos. The Luke chapter 2, 52 principle, di ba? The Lord grew in stature, no, in intellect niya, and in favor with God and man. So ang punto ng ating didiscuss ngayon ay ito. This would be my starting point. Si Elijah, naayos kasi nagpahinga siya. At kumain siya ng masustansya na galing sa divine kitchen ni Yahweh. Kaya ang overall nating solution, ito. Magkaroon tayo ng disiplina sa ating sarili para hindi tayo mapagod ng gusto sa tulong ng mga solusyon na binigay ng Panginoon. The first point I would like to give you, paano tayo mape-prevent? Revitalize your physical health. Alam nyo, marami sa atin, as I said, no? Marami sa atin, hindi na napaprioritize ang kalusugan sa sobrang busy sa ministry. Kaya ang aking gustong sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, alagaan ninyong inyong katawan. Totoo yung kasabihan, health is wealth. Ang kalusugan ay kayamanan. Okay? Kaya, well, just to give you some ano lang, neuroscience ano lang, perspective. Ang ating nervous system may tinatawag na ANS, Autonomous Nervous System. Dalawa yan eh. Parasympathetic, pati sympathetic. Yung mga parasympathetic, honestly, ay yung mga pag naka-relax mode tayo, ayun ang gumagana. Yung sympathetic nervous system, ito yung nag-a-activate kapag may stress tayo at kailangan natin ng action. Kailangan natin kumilos. So, tingnan nyo na lang. Sa right side ng sympathetic, it dilates the pupil, inhibits salivation. So, ang ginagawa niya, pinipigil niya yung ibang sistema sa katawan kasi kailangan i-focus sa isang task. Pero kapag tayo relax na, natapos na ang trabaho, dito yung ano no sa sympathetic nervous system. Kaya di ba kapag may emergency, you know this, di ba? Adrenaline natin nagpapump yan eh. Tapos nagkakaroon tayo ng kakaibang energy. Okay? So ang mangyayari ganito, kapag lagi kayong stress, yan ang nag-a-activate sympathetic.
At kapag tapos na yung mga stress full situation and experiences, nag-a-activate ngayon ng parasympathetic. Kaya mapapansin nyo, pagod na pagod kayo. Bakit? Ito yung paraan ng Diyos para ma-relax ka. So, anong babantayan natin? Na lagi naka-activate ang sympathetic nervous system. Kasi pag mataas ang stress level, mataas ang cortisol, yung hormone, nasisira yung organ natin sa katawan. Kaya bantayan nyo. I mean, when I teach this, I also teach myself. Okay? I'm not teaching only to those people listening to my lecture. Kasi ako, binabantayan ko ng sumobrang stress. Kasi again, ha, stress is the main source ng mga sakit. High blood, diabetes, cancer, at kung ano-ano. At tandaan, ha, meron tayong paraan para ma-improve yung ating katawan. Okay, I saw this, ano, but this is true. The chemicals that make you happy. Tandaan ito, ha, ito yan. When you talk of chemicals that make you happy, ito yung mga napoproduce ng katawan whenever we do things. So, yung serotonin, okay, more sensitive to diet kapag kumakain ka ng mga sasarap ng pagkain. So, paano ito mapoproduce? Kumain ka ng gusto-gusto mong pagkain. Of course, healthy food. Dopamine, nare-release kapag mayroong pleasurable situation. So, gumawa ka ng mga bagay na gusto-gusto mong gawin at nag-enjoy ka. Again, ha? Kasi gusto nating mas ma-relax tayo. So, yung parasympathetic, ang mas na-emphasize dito kapag nare-relax. Okay? Oxytocin, love hormone. So, sabi nila mag-jowa ka. Di biro lang, ha? Ang punto, kapag meron tayong mga karelasyon, significant other, nare-release ng oxytocin. Thus, yung sex as an act is a producer of oxytocin. Okay? Kaya isa sa mga nagpapalakas ng katawan ng mga mag-asawa ay yung physical consummation ng kanilang relasyon. That is intimacy. At ito pa, endorphin when you do exercise. So huwag niyong kalilimutan ito, mga kapatid. There would be ways so that your body can relax. Kaya huwag niyong kalilimutan yung mga bagay-bagay na ito kasi para iwas burnout kayo. Again, ha, ang burnout, may peak season yan. Pag may mga trabaho kayo na paulit-ulit, na stressful, huwag nyo nang hintayin, mawalan kayo ng lakas hanggang sa bumagsak na lang kayo. Okay? At ito pa, how to manage your emotional stress? That would include also physical. Ito yung ilan sa tinuturo ko, no? Number one, avoid ninyo yung mga unnecessary stress. Tanggal-tanggalin nyo yan. Ano yung unnecessary stress? May mga bagay na minsan hindi naman kayong dapat gumagawa sa ministry, huwag yun ang gawin. Kaya nga nagde-delegate tayo ng trabaho kasi hindi ka dapat micromanager. If you're the pastor or the leader, pag dinelegate mo na, ano mo na, ibigay mo na sa kanya. Kasi you're putting much stress on yourself kapag ikaw mismo pa nagtatrabaho. When in fact, dapat sila na yon. Okay? So ilan lang sa unnecessary. Hindi dapat ikaw ang sumasalo, sinasalo mo. Number two, mga toxic people. Pag sabing toxic people, again, we don't hate people. Pag sabing toxic people, sino yung mga tao na hindi nakakatulong sa'yo? Kasi may parte ng kanilang buhay, nasa pasaway mode sila. Okay? Yung tipong nagsasiphon, yung tipong humihigop ng good energies mo sa katawan. Napanakita mo, naku, hindi healthy na maging ka-usap ko to ngayon. So again, may strategic distancing kayo sa mga tao na ito. Hindi natin sinasabi, huwag natin silang mahalin. Pero may punto ng ating buhay, iwasan natin sila. Kasi hindi nakakabuti sa atin. Okay? Number three, if you cannot really avoid stress, so adjust nyo alter ang situation. Kung sabing adjust, kapag stressful sa inyo, for instance, ang shopping, physical, punta kayo ng grocery, gumawa kayo ng online shopping, may Lazada naman. Alam nyo, laking tulong ng online shopping ngayon. Not only na mas maraming choices, kundi naiiwasan yung masyado ka pang na-stress. Although sa grocery, I still prefer, no? Kasi nakakapili ka. Pero kung nasadong stressful sa'yo, pumunta pa ng yari, school supplies, no? Nakaraang linggo, no? Mag-online ka na lang. Ako usually, kapag mabilisan, kunyari, may mga request si Mrs., gusto ko nito. Sa Facebook Marketplace lang, o mabilis lang, o palalambo mo, tapos nasa bahay mo na. Hindi mo kailangan pumunta ng ng grocery. At gagastos ka pa ng malaking pamasahe. So pag sabing adjust alter the situation, make it parang more conducive for you not to be stressed. Okay? At ito pa, adapt to stressful events. Physically speaking, hindi lahat ng tao kayang mag-contain ng stress.
may mga tao talagang babad sa stress, kunyari mga sundalo, talagang maningan. Iba nga, 'di ba, na-offend sa training nila kasi parang ano, to torture to. Ah. Alam nyo, sa military, hindi torture 'yon, training sa kanila 'yon. Bakit? Sa uri at nature ng trabaho nila, they have to be mentally, physically, emotionally, spiritually strong. So now is the time for you to develop mga stress management skills. So importante ito, mga kapatid, you have to adapt. Okay? So ilan lang yan. So konektado dito, when you revitalize your health, mga ministers, yan, respect Sabbath. Ito problema natin na ministry. As I said, yung sinabi ni Kenneth Boba, you can just... But anyway, sa mga nagtatanong, this would be maintained sa page na ito, so you can share this with your friends, no, if you want. Sabi ni Dr. Kenneth Bowen, nung sinight ko kanina, the first slides, marami sa atin sa ministry, hindi na nagpapahinga, mas busy pa kay Jesus. Kasi nga, ang uri ng ating pagtatrabaho, ang approach natin sa ministry, ay laging parang gusto nating laging busy. Kasi maraming gagawin, kasi hindi nga natatapos ang demands for ministering. Kaya kapag ang church, mapapasin nyo, kapag ang church walang activity, sasabihin yung church na yung patay sa kultura ng Pinoy, performance-oriented tayo eh. Pero kapag ang church parang, wow, may break. Wow, merong ano, season na wala tayong gagawin. Parang hindi sanay maraming tao. Sa inyo, kumusta po? Kapag kunyari, example ha, di ba may mga regular kayo, for instance, prayer meeting. Hindi ko sinasabing tanggalin nyo prayer meeting ha. Pero pag sinabi, oh, this time, let's have not corporate prayer meeting, kundi individual prayer meeting muna tayo. Kumusta po sa inyo? Welcome ba sa inyo yan? O parang, hindi, dapat, ano, ganito. Mga kapatid, itong dahilan kung bakit hindi tayo nakapagpahinga. And you have to understand, sabi sa Exodus chapter 20, 8 to 11, the Sabbath day is holy. Okay, never argue about exegetical ano muna nito ha, kasi nasabihin ng iba, pastor, ano yan, binigay lang sa mga Israelita. You know, you have to understand this, that this Sabbath principle is not only applicable to the Israelites. Kasi we are limited in our being and we are so parang fragile as human beings that we need to rest. Okay, tandaan nyo ito ha. Sabi ito, for in 6 days the Lord made the heavens and the earth and the sea and all that is in them, but He rested on the seventh day. Several principles. You have to understand. Binigay ito ng Panginoon ni Yahweh sa mga Israelita. Bakit? Because slavery was their lifestyle. Sanay na sanay yung mga Israelita magtrabaho. At yun yung dahilan kung bakit hindi sila makasamba kay Yahweh. Mapapansin nyo, maraming mga tao, no? Ako, honestly, I'm in the community, parang work, no? Maraming mga tatay hindi nakakasimba. Ano kung bakit? Lalo na sa aming konteksto na aming ministry, urban poor communities. Hindi dahil sa ayaw nila magsimba. Dahil 7 days a week nagtatrabaho sila. Tandaan nyo mga kapatid, during that time, gustong baguhin ng Panginoon ang pagtingin ng mga Israelita sa buhay nila. You have been slaves. You have been working all day long, all years long. So now is the time for you to rest. Can you think about this? May parte ba sa buhay ninyo that you're being slave to what you do na hindi na kinakakaroon ng panahon para sa Panginoon? Kaya ang basic principle would be the following. Number one, it is not optional. It is a commandment. And when you defy a commandment, you're committing sin. Basic yon. That's the truism or the logic behind it. Kapag inutos ng Diyos, gagawin natin. At ito pa, you also notice this. Sabbath is the commandment in the Ten Commandments with the longest explanation. Sa iba, di ba, one-liner, thou shall not kill. Pero tandaan nyo, ilang version? 8, 9, 10, 11. 4 verses allotted just to explain the Sabbath. As I said, marami sa mga Israelita, hirap na hirap magpahinga, and that would be their slavery. At ito, mapapansin nyo, creation order. Man was created in the 6th day, then God declared the rest on the 7th day. Imagine nyo, bago magtrabaho ang mga tao, pinagpahinga muna sila. Okay?
Bakit? Kasi mahalaga sa atin that we work from the position of rest, no? Hindi, we work from rest. Hindi, we do not work to rest. Okay? Mapapansin niyo, hindi tayo nagtatrabaho para magpahinga. Nagpapahinga tayo para magtrabaho. Kaya sabi ni Lord, no, Sabbath was made for man. Kasi si Lord hindi niya kailangan ng rest. It was a modeling, I should say. Na nagpahinga siya, bakit? Hindi dahil sa pagod siya. Kundi dahil gusto niya nang bigyan ng pagkakataon ng tao, kayo magpahinga. Kasi marami akong papagawa sa inyo, perhaps. Kasi kayo magiging manager of creation, eh. At ito pa, Jesus Christ, death on the cross, sa ating relasyon sa Diyos, provided the ultimate Sabbath for humanity. No more strivings to earn the approval of God. We can rest in God through Jesus Christ. Ba't ko sinasabi ito? Marami sa atin sa ministry, ito na may miss out. And this is a major factor. If you miss this, you would really have this burnout experience. Okay. To put flesh into this, I would give you an example from my own life. Si Pastor Ronald, sa mga staff ko, alam nila na ako'y doer. I used to teach in university. Walang tigil lang ang university teaching. Lalo na kung bagong subject mo, magpe-prepare ka, mga preps mo, gagawa ka ng grades. And during that time, nag-minister din ako. So imagine nyo na lang, yung pagod ko, I wake up 6 a.m. in the morning para, not 6 a.m., mga 5 a.m. siguro. Then, gigising ako ng 5 a.m., aalis ako sa bahay ng mga 6 a.m. Bakit? Simple lang. Yung aking pagta-travel would take me 1.5 hours. Ang klase ko ng 8 a.m. Okay? At kapag may bago akong may bago akong ituturo, I need to prepare sometimes hanggang 3 a.m. So, ang tulog ko, ilan na lang. Normal sa akin, nung ako'y nagtuturo, especially during my DLSU days, na 3 oras lang ang tulog ko. And it took its toll on me. Nadarating sa punto talaga, hindi na madali ang magpasensya. Okay? So, I learned my lesson well. Kaya sabi sa akin ni Lord, there would be a time, titigil ka na dyan. Iba na papagawa ko sa iyo. I went full-time in 2013 at isang naging rule ko sa sarili ko, when I do the ministry, ayoko na ako ang gagawa lahat. Because we started Kaminimesis, nagsimula kami sa church, 2005, we established a local church. Lahat kami, siyempre, sisimula eh. Pero hindi po pwede sa atin na lahat tayo gagawa. Mga ministers, that's why discipleship is really important. Pero to disciple people, after respecting the Sabbath, reflect on how you maintain your spirituality. Paano ba kayo kumikilos sa ministry? How do you maintain your spiritual strength? Well, the classic case I could give you for sure, alam niyo itong kwento na to, the story of Mary and Martha. You know the story, right? Sa bahay, galaw ng galaw si Martha, si Mary, talagang interesado siya sa sasabihin ni Lord. May sinabi din si Lord sa Luke chapter 10, 41 to 42. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Mary has chosen what is better and it will not be taken away from her. Hindi sinasabi ni Lord na ang ginagawa ni Martha ay mali. Pero during the time, kasi bihira lang bumisita si Lord sa bahay nila eh. Mary has chosen the better one. So I hope you understand this, mga kapwa ko, mga minister. Okay lang gumawa sa ministry. Pero ang pinakamahalagang parte pa rin ng ating ministry ay ang personal nating intimacy sa Panginoon. Ito ang tension minsan. Makapasin nyo to. Take a look at this. Intimacy versus activity. Again, I'm not saying na mali ang gumalaw para sa Panginoon to have an active ministry. Pero kapag nasasakripisyo ng intimacy nyo sa Panginoon, well, you have to think and rethink how do you do things in the ministry. You versus do. Ang kailangan ni Lord, ikaw. Hindi yung magagawa mo para sa Kanya. And that's really the reason we preach about salvation by grace, pero as if how we do the ministry na parang kaya pa nating ma-please si Lord with the way that things that we do. Parang meron pa tayong i-contribute, Lord, para mas mag-good set ako sa iyo, kailangan matapos ko to.
sa iba parang ang sama nun pakinggan, no? Kasi di ba kailangan natin gumalaw para sa ministry, yeah, di ko pinawala yon, pero you have to take a look at how you do your ministry. Mas mahalaga kayo sa Panginoon hinggit sa magagawa nyo para sa Kanya. Many people would like to do for God than being with God. At ito pa, being, sinasabi ko na, being versus doing. Abiding versus serving. Minsan abiding, nakakling ka sa Panginoon. Okay? Ito pa, real life versus reflected life. Ang tunay na ikaw, yung pagkatao mo. Yung reflected life mo, yung ginagawa mo. Performance versus personality. At ang pinakahuli, yun na. Magkakaproblema tayo kapag you always perform and you do not offer. Sorry, baliktad natin ba? Sorry, baliktad dyan. Personality versus performance. I mixed up. Okay? Mas mahalaga ang personality mo higit sa performance sa Panginoon. Pero ito rin ang gusto ko sabihin. Just to have a balanced view of this, no? Being should be prioritized over doing, but being should be expressed in doing. Para hindi lang kayo masyadong ma-confuse sa aking sinasabi, it's true na we should do something for the Lord. Pero you have to prioritize your status, relationship with the Lord kaysa sa ginagawa mo para sa Kanya. Kasi ang problema natin, ito ha, can you take a look? This would be points of reflection for you. Sabi ko kanina, you work from rest, not work to rest. Number two, you have to ask yourself, how much is enough? Tanungin mo sarili mo, kapatid, kailan yung enough talaga? O nagdadagdag pa tayo sa nare-require ni Lord? Kasi si Lord, baka hinihiling sa'yo, one lang. Pero you keep on doing, gusto mo 10. So tanungin mo sarili mo, how much is enough? At ito, do you have a clear sense of your mission? Sa ministry, meron tayong major and minor task kung tawagin. Ano ba pinagagawa ni Lord para sa iyo? Individually, may personal calling tayo. Pero ang tanong, do you have this sense of mission sa buhay mo na yung mga minor, iniiwasan mo siya para mag-focus ka sa major? Kindly ask yourself. At tandaan, your commitments should never exceed your capacity. Ang problema sa iba, they are having a hard time saying no. Pero ba sa inyo, nahihirapan magsabi ng no? Sa ating mga Pinoy, ang problema natin, ang no is not a complete statement. Pag sinabi ko no, anong sasagot nila? Bakit? Hindi nila matanggap na you just said no. Di ba? So, I hope you understand that you must have this refusal skill, assertive skill to say no, kung hindi mo na kaya. At ito pa, free yourself from bondage of people's expectations. Kahiya naman eh, si pastor nagsabi sa akin, kahiya naman. Alam nyo, may mga pagkakataon, we do not respect our limits because nahihiya tayo, we want to please people. Mga kapatid, ganito lang yon. It may affect your relationship with God sometimes. Bakit? Kasi you're more afraid of man rather than God. Na sa pagnanais mong ma-please ang tao, hindi naman pinagagawa ni Lord sa'yo yan eh. Okay? At ito pa, live one day at a time. Marami sa atin, we're so forward future looking, inaalala na natin yung mga mangyayari pa sa kinabukasan na nakalimutan natin na we should focus na ngayon. Sabi nga nila, no? If you're so forward-looking, you may be subjecting yourself to anxiety attacks. Because anxiety is a matter of what? Thinking about the future, at you're thinking na of the final future, pero hindi pa siya nangyari. May sabi nga, no? It gives you something to do, but it leads you nowhere, parang sitting on a rocking chair. So mga kapatid, ang sabi ni Lord, live one day at a time para maiwasan ninyo yung mga bagay-bagay na magiging dahilan para ma-burnout kayo. At ito pa, you have to understand two words, the Greek words kairos and then chronos. Chronos is the chronological. Ito yung time natin sa clock, no? Alam natin yung 8 a.m., 9 a.m., chronos yon. Pero there's another term in the Bible, kairos, which means God's time. So you must learn to understand kung kailan kayo kikilos. Kasi there's this ano nga, well, I heard this story, no? May isang kaibigan ako nagsalita sa isang international convention. Yung isang African African speaker. Honestly,
lumampas siya sa time. Okay? Tapos nasabihan siya ng ano ng organizer, you exceeded your time limit. Sabi ba naman ano yan eh, Westerner. I don't know if it's European or American. Sabi na you have the watch, but we have the time. So siya sabi niya doon, tayo minsan, we're so focused on our watches. Kilos tayo ng kilos, pero tama ba na yun yung kairos moment para kumilos tayo? Okay, I'll give you another example. Si Kuya Ronald, Pastor Ronald, I consider my book writing as a kairos project. Binus ko na rin ito last time eh. Supposed to be, I have to finish the book on mental health this September. Pero malakas ang word sa akin ni Lord, this is not a book project that you have to finish that fast, that quick. So I'm still waiting for the kairos moment. Honestly, naghihintay ako kailan to ilalabas. Pero ang prayer ko, of course, may target ka rin naman. I hope I can finish this within this year para at least kung sakali, kalooban ni Lord, malaunch siya sa Labsra Convergence 2023. Pero again, hindi ko hawak yun. I just want to tell you na ganito. Are you following God's time or your time? Kasi if you're following your time, baka ma-frustrate kayo, gumawa kayo ng mga bagay-bagay to follow that timeline would give you burnout. I really like what Oswald Chambers, no, sinabi niya sa kanyang ano, may yung kanyang libro. The greatest competitor of devotion to Jesus is service to him. Parang napaka-mind-boggling nito. It is never do with the Lord, but be and he will do through you. The only way to keep true to God is by a steady, persistent refusal to be interested in Christian work and to be interested alone in Jesus Christ. I hope you're getting this. We're not being extreme in this, no? Sabi ko, okay lang gumawa sa Panginoon. Pero, your being would be the one who would impact your doing. Huwag niyong pagbabaligtarin yan. Kaya, so maayos na yung ano nyo, pagkatao nyo. Para ma-reinforce nyo pa, kasi when you talk of spiritual burnout, ministry burnout, may connection ito sa ating spirituality. Yung relasyon natin sa Panginoon, yung lumalayo ka na sa Diyos. Kaya ang preventive approach, ito may pagkaano pa to, no? May pagka-reactive pag may nangyari na sa'yo. So I will tell you the preventive approach. Regular spiritual disciplines. Okay? Take a look at that picture. Pwede ba kayo mag-comment? What strikes you sa picture na ito? The title of the painting is The Long Journey by Suzanne Schwenk. Anong nakastrike sa inyo sa picture na ito? Sige, pwede kayo mag-type, mga kapatid. I'll wait for a few seconds. Ba't siya tinawag na The Long Journey, palagay ninyo? Sabi ni Arj, slow but continuous. Ano pa? I'm showing this to you kasi this could make or break your perspective of discipleship. Slowly but surely, consistency, sabi ni Rafaela. Why? Kasi marami sa atin would have this notion of discipleship. I call this ano, no? Parang paggawa ng kotse. Yung parang by station. Na kapag natapos mo isang curriculum, okay ka na. Pag natapos mo yung isang section ng kotse, dediretso sa ibang section. The assembly line discipleship. Well, I've been in the ministry for more than 2 decades at itong napatunayan ko. Okay, mag-galit sa akin na meron na kayong mga sinusunod ng mga discipleship system. Hindi ibig sabihin na natapos na ng isang tao ang isang curriculum at isang level ay maayos na siya na magagamit ng Panginoon sa iba't ibang area ng ministry. Alam niyo kung bakit? There's this quote. Well, this is one of my virtual mentors, si Richard Foster. Okay, sabi ni Dimson, mabagal kumilos, ang pagong pero tuloy-tuloy lang. Okay? Not a race. Well, that's a good point. Kuya Joel, not a race.
At ito pa, gusto ko maintindihan ninyo. Another quote from Richard Foster. The desperate need today is not for a great number of intelligent people or gifted people, but for deep people. Pag sabing deep people, yung spirituality natin as ministers should be so deep enough, yung roots natin, na kapag may dumating na pagsubok, pag may mga tuksong kaaway, hindi tayo basta-basta magigiba. Many Christians in our churches, so-called believers, are so mile wide but inch deep. In metaphor for it. That's true. Marami tayo mga membro sa church. Pero tanungin nyo sila, gaano kalalim ang kanilang relasyon sa Panginoon na kapag, if ever, may persecution na dumating, may pagsubok, mananatili sila sa Panginoon. And that's the reason why the pandemic was a make or break factor sa spirituality ng maraming tao. Sa inyo na nag-stay pa sa church after the pandemic, congratulations. Nanatili kayo, you remain faithful, pero marami nagkawalaan din. And I hope you understand this. If you really want to prevent na magka-burnout kayo, palalimin nyo ang sarili ninyo sa pagkakilala sa Panginoon. Okay? At ito pa. I have this thing called cut, copy, and paste spirituality. Nadarating ang punto ng ating mga trainings, no? Naging intellectual na lang siya. Although, I have another topic for this. Natanong nyo na ba ito? Bakit marami sa ating mga dinuturuan, natapos na lahat, siguro 2 years, 3 years na, lahat ng lesson, pero bumibigay pa rin? Well, I have another topic for it kasi it would concern lahat ng mga deep wounds ng tao na yun. Kasi mga kapatid, hindi lang extraction of information and content ang discipleship, at huwag nyong aasahan na ang isang tao lalago lang dahil dumadalo sa inyong church. There's really a lot of elements para lumalim kayo. At isang panlaban sa burnout ninyo spiritually, mga ministers, ay kapag natutunan yung spiritual disciplines. Okay, there's this book, yung bagong book ngayon. Although this is not really a rehash. siguro, a rephrasing ng libro ni Pete Scacero. Kindly buy this book, yung Emotionally Healthy Discipleship, 350 pesos lang ito sa OMF. Well, itong kanyang thesis. And I subscribe sa ilan sa kanyang claim. Marami sa atin, the traditional method is this. May mga tao nakakilala sa Panginoon, dumalo ng church. Meron tayong discipleship, connect, serve, give, and then impact. Wala akong problema dyan. It operates that way. That's good. Pero sabi ni Peter Escasero, yung writer ng book, marami sa atin, hindi matindi ang impact sa mundo. Bakit? Yung ating change, superficial. At marami siyang diniscuss dyan. How to create deep change sa isang tao? Ididil mo yung past niya, ididil mo yung mga issues niya, kaya napakahalaga sa church. When you include discipleship lessons sa inyong mga churches, ito recommendation ko, ha? Huwag niyong hayaan na hindi madeal ang mga wounds, trauma, abuses na naranasan ng inyong mga membro. Okay? Bakit? Kasi kahit anong turo niyo sa kanila, kapag hindi na-deal yung mga pains at yung mga habits na nabuo through the years, anytime, pwede bumalikwas uli yan. Yan ang dahilan kung bakit na-frustrate yung ibang minister. Ang tagal kitang tinuruan. Pero you have to understand this. Ang pagtuturo sa discipleship ay hindi lang propositional. Doktrina, hindi lang panay lessons, meron ding lifestyle, meron deep changes na kailangan kumintroduce, and that would include what we call mga spiritual formation tasks. So I call this spiritual formation. Still remember, yung sa inyong elementary subject, di ba? Yung food groups, basic food groups, di ba? Grow, glow, and go. So this would be my way of putting this in spiritual formation, how we grow as believers. First, you have to grow. You have to acquire Christ-like likeness, at it would take time. Alam niyo mga kapatid, ang discipleship is a process. Hindi mo siya kayang madaliin. Kaya kahit sabihin niyo na 10 years na siya sa church, pero parang hindi ka asal Kristiyano. Iba-iba kasi tayo ng paglago sa Panginoon. Pero this is a requirement. If you really want to grow in the Lord, okay, isang basihan noon ay, di pala isang basihan, the major, and I think the foundation
of growing in faith is to be Christ-like. Okay? At the personal level muna. Personal muna level. Number two, when you grow, now you can glow. That's why the community is important for us. Believers becoming a people of God, salt and light of the world. From the individual level, you now have to attach yourself. Honestly, attach ka naman habang nasa personal growth ka. Pero mas effective ka ngayon mag-glow kasi hindi ka lang individually nag-glow. You are with the community of believers na tutulong sa'yo lumago. Okay? Magsabing task, ganito yan. You have to do this in cooperation with the Holy Spirit. Marami sa atin, ito problema natin. Pag nasa church, parang ang gusto nila makipag-fellowship lang. Pero when, with regard to this A word, you know the A word na ayaw nila? Sino makakahula? Sinong ayaw na ayaw dun sa A word? That is accountability. Parang ayoko na mag-church. Ba't kailangan kong paalam sa kanila yung pinagagawa ko? Ba't kailangan accountable ako sa kanila kapag nakakasala ako? Yun ang problema. Many people would like to be in the church pero they would never want to be accountable to the leaders, to the members. And that's really the problem. Kaya mapapansin ninyo, sino madalas mawala sa church? Yung hindi accountable sa mga leaders and members. So when you now glow, you can now go. Ang daling magkaroon ng projects about Great Commission kung maayos ang karakter ng mga tao and they know their mission well, alam nila yung ecclesiology, ano ba purpose ng church, ano yung mga bagay na kailangan gawin ng mga Kristiyano. Believers establishing the kingdom of God at the missional level. Tandaan nyo mga kapatid. Well, I'm telling this to you kasi marami na ba-burnout kasi una-una, they're focusing their energies on the things that they should not focus on. Ito yung task, ha? You have to glow in the Lord. It takes time. Kaya nga process na, magtagaan tayo mga kapatid. Pero importante, any believer, every believer should be connected to glow so that they could go. At ito, there's a classic book by Dallas Willard. I would like you to, to understand this. They have this thing called the Golden Triangle of Spiritual Formation. Sinasabi dito basically is this. Ano ang mga paraan bakit tayo lumalago sa Panginoon? And they have the following. Number one, you have to develop the classical disciplines of spiritual life. So marami yan. Solitude, fasting, worship, celebration. I would give you later, no? Yung isa sa mga libro na pwede niyong basahin, no? Yung The Celebration of Discipline by Richard Foster. Kasi meron siyang inward, outward, upward, mga disciplines. Number two, yan na. Patient endurance, God develops in us. We grow mainly because we develop this endurance, yung pagiging faithful. Kahit meron kang mga classic spiritual disciplines, kung hindi mo siya na-test through time, through trials, testings, and troubles, hindi rin ma-develop sa iyo yung strength, spiritual stamina mo. Kaya importante sa atin na merong kayong mga bagay na nararanasan. Kaya you welcome suffering. You welcome testings. Yung iba umiiwas eh. Ang Kristiyano, mga kapatid, hindi dapat umiiwas sa pagsubok. Hindi naman sa gusto natin parang sadista o masokista tayo. Ang sinasabi ko lang, tanggapin yung katotohanan na ang buhay Kristiyano ay hindi laging happy-happy. Kaya yung kantang ang buhay Kristiyano ay masayang tunay, masaya siya because we have the joy of the Lord, pero hindi siya laging masaya. Okay? At ito pa, continual interaction with the movings of the Spirit of God. Tatlo yan, mga kapatid. That's why, whenever you speak, whenever you do things, you have to be in the Spirit and not in the flesh. Kumbaga, iba-iba tayo ng appreciation ng galaw ng banal na Spirito. So, itong tatlo na ito, pag sabay-sabayin nyo ito, this is what we call the golden triangle of spiritual formation. And I would tell you this kasi ito yung mga disciplines, no? Okay. You can buy the book. I think meron yata sa PCBS. The Celebration of Discipline by Richard Foster. Okay, this book. This book. Oh, sorry. The Celebration of Discipline by Richard Foster. So, kindly buy this book if you have the access to this book. Makakatulong sa inyo to. Isa to sa required reading material ko sa church, sa mga leaders ko. Kasi, ang sinasabi dito, may inward, outward, at corporate disciplines. Alam nyo, yung mga disiplina,
hindi yan legalismo, kundi ayun ay paraan ng Diyos para lalo tayong mapalapit sa Kanya. So I really suggest that you buy this book and study it. Okay? So, again, preventive ito. Isa pa sa preventive and reactive ay ito, that you have to receive social and emotional support. When you're burnt out, di mo na kaya, humingi ka ng tulong. Huwag mo isipin na kakayanin mo yung mga kapatid kasi hindi ka tinawag para mag-isa. Kaya sabi diba ni James, therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Isang agent of healing is fellowship. Kahit yung confession, that's why our Roman Catholic friends, diba, meron silang discipline ng confession. Anisi, doon nang gagaling yun sa James chapter 5. When we confess our sins, hindi tayo nagiging hostage ng kasalanan kasi mayroon nakikipagtulungan para pag-pray tayo. Yun ang problema sa marami. Gusto nila, meron silang private stairway to heaven. Ako lang at ang Panginoon. No, hindi yun ang disenyo ng Diyos sa atin. You cannot live as a Lone Ranger Christian. Hindi ka dapat nag-iisa. So, isang paraan para ma-prevent ang burnout, lagi kang may kasama. Lagi kang may katulong. Hindi yung nag-iisa ka. Okay? Sa paggawa sa ministry, emotionally, may nakasabihan ka. So, we call this what we call the safe people and community. So, sino itong mga safe people na to? Ito yung mga tao naglalapit sa iyo sa Diyos, naglalapit sa iyo sa iba para mahalin sila, and helps you to become the real person God created you to be. So, hanapin nyo yan. Okay? Sino ba itong mga tao na to sa buhay ko? May term yan, Celtic term, no? Anamkara. Sino ba yung mga kindred spirit ninyo? So, ngayon, maghanap na kayo. Ito, pwede nyo itag dito. Maraming salamat sa pagiging friend ko, pagiging safe person for me. Kasi, ang burnout, isang dahilan ba't nababurnout, lagi kayo nag-iisa. Wala mapagsabihan ng problema, hindi man lang masabi, Beshie, kailangan ko ng konting Starbucks dyan. O, Beshie, friend, baka pwede tayong labas-labas muna dyan kasi na-stress ako. You have to be that kind of person na mayroong pinagsasabihan. Okay? Huwag niyong hayaan na wala kayong friend. So, pasalamatan niyo sila lahat ng nakakatulong ninyo kasi isa sila sa preventive factor para mag-burnout kayo. Okay? And I will end with this. So, nabanggit natin, di ba? Revitalize your physical health. Respect your Sabbath. Regular spiritual disciplines. Receiving love from community. Overall, when you talk of ministry, pagpagod na kayo, ang bottom line ng lahat ng ito is what? You have to return to the Father. This is the famous painting by Rembrandt, The Return of the Prodigal Son. Story from Luke chapter 15. Ang kagandahan dito, napagod na yung nagwala, nagrebelde, siya mismo nakarealize, hindi ako pwedeng mabuhay nang wala ako sa tatay ko. Totoo niyan, dalawa yung pasaway diyan. Yung panganay is the lost son. Nasa kanya na lahat pero hindi niya kinukuha yung pag-ibig ng tatay niya, 'di ba? Sabi, nagtampo pa siya eh. Hindi niyo man lang ako mapag-alaya ng kahit maliit na na baka. Ano sabi ng tatay niya sa kanya? You have been with me. Kung ano sa akin sa iyo, hindi niya nabuhay o hindi niya isinabuhay yung pagiging anak niya. He missed that a lot. Ito namang isa, nagwala. So, either way, ganun tayo sa Panginoon, di ba, minsan? Lumalayo tayo sa presensya niya, that's the prodigal son, pero minsan ganun din tayo. Nasa church na tayo, pero hindi natin nabubuo yung malalim na relasyon sa ating Diyos. Pero ito pa rin ang sagot. We have to return to the Father, sa ating Ama. And everything, siyang bahala sa atin. Kaya sabi ni John, like this, I would end with this verse. How great is the love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. Diba kanta ng Cristo Omni nito? The reason the world does not know us is that it did not know Him. And that's our advantage as Christians. Kung yung iba na i-stress, wala silang malapitan, we have our Father in heaven na pwede natin lapitan para tayo ay matulungan. Okay? So mga kapatid, I hope kahit paano, nakatulong inyong lingkod to somehow process kung may mga kapaguran ng bawat isa. So kung may tanong kayo, pray muna tayo ha. Bago tayo magsimula sa ating Q&A, kung meron kayong tanong, just post. Let's pray. Lord, we thank you
Dahil sabi mo sa iyong salita, Panginoon, that kami, kung kami pagod, lapit kami sa iyo. We must come to you. We who are weary and heavy laden, and you will give us rest. At we would like to have that opportunity, Lord. Kung meron man dito, Panginoon, na napapagod, Lord, ang aking dalangin, visit them, comfort them where they need it the most. At patuloy, Panginoon, na marami pa kayong mahipo through our ministries. Lord, bago kami, Panginoon, mag-minister, Lord, dalangin ko, kami muna ipalakasin mo, because we cannot minister out of weaknesses. We want to minister out of the overflowing love and divine strength that come from you, Lord. And we thank you for that opportunity, Lord, na pinili mo kami bilang vessels of your ministry and your glory. We thank you, Lord, for everything. Sa inyo kami lalapit sa lahat ng pagkakataon. Thank you, Jesus. This we pray in your name. Amen. Amen. Okay. So, mga kapatid, kung may tanong kayo, let's have some ano, siguro kahit 5 minutes, 10 minutes, or I'll just end this. So, if you want to share this with your friends, well, isang malaking kagalakan sa akin, makatulong din sa kanila. Okay? Well, expect na magkakaroon ako ng series of real talks for the coming weeks para at least matulungan ng marami. So, just PMA kung mayroong mga concerns, no, na kayo ay nababagabag para at least magkaroon tayo ng conversation about this. Nonetheless, the Lapsrock Movement will prepare a webinar series. Marami kami di-discuss. So, pupusalan namin sa Lapsrock Convergence page. Marami kayong matututunan sa Lapsrock Convergence page at bahagi yun ng pagdiriwang ng ikasampung anibersaryo ng Lapsrock Movement. Okay? So, may tanong ba mga kapatid? I'll wait for mga 20 seconds. Okay? 20, 19, so kung walang tanong, I'll end this broadcast at makita-kita tayo. You can PM me, rcmulmisa@gmail.com, and you can also PM me through this page. Okay, mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon, have a good night's sleep. God bless sa ating lahat.